Good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Ito po si Ate Rose sa Lutong Manyaman. Ngayon, magpapakita po sa inyo ngayon ng galunggong embutido. Ayan po yung ating galunggong. Siyempre, ngayon po mahirap makabili ng sariwa. Karamihan ay nasa prosen na ang ating mga isda kasi hindi naman tayo araw-araw namimili. Kasi po dahil prosen siya, binabat ko muna bago siya lilinisan. Hindi po sila naglilinis kasi kapag galunggong binili mo rito, hindi nila lilinis kapag maliliit. Kaya yung manugan kong namamalingke, ayan, ako na maglilinis bago natin siya himayin. Ano po? Ito na po yung ating galunggong. Tinanggalan ko siya ng ulo kasi hindi naman natin magagamit yung ulo ng ating galunggong. Tinanggalan ko rin siya ng bituka. Ang gagawin ko po niyan, siyempre babalawan natin. Tsako siya, pakukuloyin. Pakukuloyin muna siya, lalagyan natin siya ng asin. Pagkatapos natin pinakulo at luto na siya, dun ko siya iimayin. Dun ko na lang siya iimayin. Para sure na tanggal lahat ang kanyang mga tinik. Ano po yung ating galunggong? Sinalan ko na. Lulutuin muna natin siya. Lalagyan natin siya ng asin. Ayan. Tsaka muna natin siya takpan. Natin ang ating galunggong. Ayan. Pwede na po yan. Luto na yan. Palalabigin muna natin para may natin. Pwede po kahit anong isdang gusto ninyo. Pwede nyo gawing embutido kung anong gusto nyo gamitin. Ako dahil galunggong available ko rito sa rep. Hindi na lang po ang hanggang. Ito po ang ating magdadagdag ako ng gulay kasi para healthy siya. Lalagyan ako ng bell pepper, carrots, spring onion. Lalagyan ko rin siya ng patatas, bawang, sibuyas, itlog. Yan po, napaka-healthy ng ating embutido. Lalagyan ko rin siya ng gatas para dumami ang linamnam niya. Fresh milk po yan. Sugar, dahil wala tayong raisins. Lalagyan ko na lang siya ng sugar para manamis-namis. At saka po asin. Dalawang kutsara pong asukal. At 1 teaspoon lang pong asin. Ayan, ang ating gagamitin sa ating embutido. Ito yung ating gagamitin. Ito na yung isda. Naimay ko na siya. Hindi po ako marunong mag-imay na sariwa yung isda eh. Kaya dinuluto ko muna para matanggal pati yung lansan niya. Ayan na siya. Ayan. Tinanggalan ko na siya ng tinik. At ito na, ina-slice ko na rin. Tinagtad ko na rin yung ating papaya. Itong ating patatas, carrots, bell pepper. At siyempre, ayan ang ating fresh milk, sugar, sin, bawang sibuyas. Pinagsama ko na tsaka yung ating spring onion. At siyempre, maglalagay din tayong power food, malunggay powder. Ito po, gagamit po ako ng Quaker Oats. Whole oats po siya. Para, di yung iba po naglalagay sila ng nana flour. Pero ako maglalagay ako nito para mas, ano siya, mas masarap siya at para mas healthy. Lalagay lang po ako ng mga, tingnan natin siya. Ayan. Mga tatlong kutsara. Ayan. Lalagay po akong tatlong kutsarang oats. At siyempre, lalagay ko na rin yung ating spring onion. Yung ating bawang sibuyas. Napaka-healthy po ito. Napakaraming gulay. Napakarami niyang gulay talaga. At siyempre, itong ating sama-samang ayan. Pagsama-samayin na po natin siya dyan. Ibuhos ko na sa ating lagayan. Dali, nahirapan ako. Ayan, ito na lang ating asin. Pumikit pa. Yung ating sugar. Wala po akong pickles. Naglalagay po ako ng pickles at saka pasas. Yun po ang kulang ko ngayon. Kung ating itlog. Isa lang. At siyempre, maglalagay ako ng fresh milk para mas malinamnam siya. Kasi may oats siya.
sa kung nilagay. At siyempre, ang ating power food, ang ating malunggay powder. Ayan po. Tingnan niyo po yung ginawa ko. Abangan niyo yung aking malunggay powder na pangalawa, part 2. I-upload na po. Ayan o. Tingnan niyo, napakaraming daon. Yan lang pinalabasan niya. Ayan po ang ating fish embutido. Haluin lang po natin bago natin siya ibalot. Ayan, napaka-healthy po nitong ating embutido nito. Maglalagay po ako ng keso. Ayan. Ayan siya. Lalagyan po natin siya ng dalawa para luminam-nam yung ating fish embutido. Ayan. Masarap po yan. Napaka-healthy niya kasi marami siyang gulay. Try nyo rin po yan. Ano po yan? Tipid yan. Tipid tip. Ngayong ano po, lockdown tayo lahat. Balot na po natin siya ng ganyan. Hindi ko po siya hindi pa siya masyadong mataba para hindi tayo mahirapan sa pagluto. Okay lang po yung ganyan. Payap. Ayan po. Ayan. Dahil malaki yung ating ano, tutuloy na lang sa gilid. Baka hindi kumasya din sa ating yung steamer na pambata. Ayan. Dinigatan ko kasi medyo lumaki yung isa. Ayan. Natin yung ating embutido. Ayan, malinit na yung ating steamer. Ayan. Yung pong malaki kong steamer nasa Dubai. Kaya steamer lang ng pambaby to. Liit ng steamer nung anak ko. Pero pwede na yan. Ayan po. Piano po natin siya ng 20 minutes. Turasan natin siya ng 20 minutes. At luto na yun. 20 minutes. O, oh, ang ating butido. Luto na yan. Tatay ko na yung apoy. Palalamigin po natin muna siya bago tayo magbukas. Kasi para di siya dumikit sa aluminum foil. Ayan po yung ating fish embutido. Healthy po. Healthy fish embutido yan. Kasi marami siyang gulay. At saka siyempre dahil isda siya. Yung ating embutido, luto na siya. Kung magbibusiness kayo, sukatan nyo na lang para parehas ang laki. Hindi ko po sinukatan kaya hindi pantay-pantay ang aba ng ating ano. Ayan na po yung ating embutido. Ayan. Ayan na ang ating fish embutido. Ang sarap po niya. Kapag po gumagawa kayong embutido, maglagay kayo yung konting asukal kung wala siyang pickles. Yung relished pickles po at saka yung pasas. Masarap po yung sa embutido yung medyo manamis-namis siya. Ipiprito na natin siya para makakain na tayo para matikman natin siya. Pero tinikman po na siya eh. Ayan. Ayan po. Ito na natin.
Pwede naman pong kahit hindi siya iprito kasi nice din na yun ng 20 minutes eh. More than 20 minutes po. Kaya lang mas gusto ko yung prito kaya pinrito ko. Pero pwede siyang kainin kahit hindi nyo na iprito kung ayaw nyo nang mag-prito pa. Napakasarap po niya talaga. I-try ninyo. Hindi ko naman masasabing baka mag-add kayo. Mas masarap pa po dun sa chicken embutido. At sa iba pa pong klaseng embutido. Basta ito po masarap para sa akin. Hindi lang siguro dahil may ilig ako sa isda.